Sa kanya ay mayroong saganang katubusan, ika-21 ng Nobyembre. Ipinangakong pagtubos. O Israel, umasa ka sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal, at sa kanya ay may saganang katubusan. Awit Kapitulo 130 Versikulo 7. May malayang pakikipag-usap sa pagitan ng Diyos at ng tao hanggang sa panahon ng paghihimagsik ng tao laban sa pamahalaan ng Diyos. Ngunit inihiwalay ng kasalanan ni Adan at Eva ang lupa mula sa langit, na anupat hindi na maaaring makipagniig ang tao sa kanyang mailalang. Ngunit hindi napabayaan ang sanlibutan sa nakabukod na kawalang pag-asa. Kung hindi niya pinag-ugnay ang paghihiwalay na ginawa ng pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang sariling kabutihan, hindi magkakaroon ng pakikipagtalastasan ang mga anghel na naglilingkod sa taong nagkasala. Iniugnay ni Kristo ang tao sa kanyang kahinaan at kawalang kaya sa bukal ng walang hanggang kapangyarihan. Noong kapanahunan ng mga patriarka, ang mga handog na nakaugnay sa banal na pagsamba ay binubuo ng patuloy na paalala sa pagdating ng tagapagligtas, at gayon din sa buong ritual sa mga paglilingkod sa santuario sa buong kasaysayan ng Israel. Sa paglilingkod sa tabernakulo, at sa templo na pumalit dito, tinuruan ang mga tao araw-araw, sa pamamagitan ng mga tipo at anino, ng mga dakilang katotohanan na may kinalaman sa pagdating ni Kristo bilang manunubos, saserdote, at hari, at minsan isang taon dinadala ang kanilang mga pag-iisip sa mga panghuling pangyayari sa malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, ang pangwakas na pagdadalisay ng sansinukob mula sa kasalanan at sa mga makasalanan. Dapat na may tago sa Diyos ang Mesiyas, at may hayag ang Diyos sa karakter ng kanyang anak. Kung walang kaalaman ng Diyos, mawawaglit ng walang hanggan ang sangkatauhan. Kung walang tulong ng Diyos, lulubog ng pababa ang mga lalaki at babae. Kailangan na siyang lumelang sa sanlibutan ang magbibigay ng buhay at kapangyarihan. Hindi mas asapatan ang mga pangangailangan ng tao sa ibang paraan.